For today's video mga lods, ito na nga po pala yung full video guide kung paano tayo gumawa ng scallop design na mayroong pong rose fold or rose splits design sa gitna. Full video guide, umpisahan na natin, tara! Bali dito nga mga lods, magagawa lang tayo ng runner na pleats. Ito yung pinakamabilis na pleats na pwede nyo gawin. Dito space lang kayo 4 inches or 5 inches. Kung ang cloth nyo is maigse, pwede kayo mag 5 inches or 6 inches. Pero kung mahaba naman, kahit 4 inches mga idol. Dito, mga 4 inches pin. Tapos ibabalik nyo lang siya mga 2 inches. Yan. Tapos pin. At pag makikita nyo, magkakaroon siya ng pleats dito. Dire-diretso lang. Tapos etong space na to, matatansyon nyo na yan. Dito naman tayo. Ito kahit hindi siya perfect na pantay-pantay, walang problema. Kasi makocover pa to ng sunod natin na tela dito sa ibabaw. Yung pinaka-scallop design. After nyo magawa yung pinaka-running pleats mga lods, yan na yung itsura niya. Yan, dito is binabalik-balik nyo lang mga idol. Maglalagay na tayo ng pinaka-scallop design natin. Yan, ito na yung runner na pleats natin mga lods. Ito nga yung cloth natin mga idol. Ang gagawin nyo lang dito sa cloth natin, is ipopold nyo lang to. Bukahin nyo lang siya, tapos popold lang natin na ganito. Ito is kung ang table nyo is plastic, ito yung gagawin nyo. Pero kung ang table nyo naman is kahoy at nahihirapan kayo sa paggagawa ng ganito na lalagay natin ng pin, pwede kayong maglagay ng tie wire. Yung mga lods, susukin nyo lang siya ng pin, lagpasan. Lagpasan. Kasi pipin natin siya dito sa underliner. Mamaya papakita ko dun sa inyo kung paano siya ipipin. Ito nga nakakanto yon kaya doon ko na lang muna inano. Tapos dito, papakita ko sa inyo paano siya ipin. Una, ipantay nyo muna rito yung pinaka-tela nyo. Kuha kayo ng cloth. Fold nyo siyang ganito. Yan. Fold nyo lang siya ng kamay yung ganyan. After yan, pag naipon nyo na, yan. Check nyo na lang yung pinaka-scallop design. Yan. Tapos pipin na natin. Ito na yung cloth nyo. Yan. Susukin nyo lang siya ay lagpasan. Yan. Kita nyo lumabas. Tapos ito yung cloth na to. Ang gagawin nyo dyan. Kapag ito yung cloth nyo, nalagpas na yung pin. Tutusok natin siya pa loob na ganon. Bali mangyayari nyan, kukuha tayo ng konti sa top cloth. Malalak siya pababa na ganyan. Bababa natin siya ganyan. Ganun yung magiging lock niyan para hindi siya matatanggal. Ito na yung cloth natin. Yan. Kuha tayo ng cloth sa top cloth. Tusukin natin pababa. Yan. Nakita nyo, hindi na siya matatanggal dyan. Ganun yun lang siya ilalock. Medyo lukot lang yung cloth natin pero pagpasensyahan nyo na. Yan ang itsura niyan. Kasi ganito, pwede nyo pa siyang ayusin. Next, gagawa naman tayo ng scallop design papunta sa gitna. Ganun pa rin yung mga gagawin natin. Gitna ng table, cloth, fold nyo lang. P. Nagpasan. Yan na siya mga idol. Mapapasin nyo rito yan, may kumalas pa. Pwede nyo siyang ipin ulit.
Kaya kapag hindi natin kasi napipinang maayos or hindi natin nalalahat, may tendency minsan talaga na tawag dito na may gumailay. Dapat talaga lahat tayo. Pinlan natin ulit. Kagaya ng tinuro ko, tapos top cloth, pin pababa. Ito na scallop design nyo. Ayusin nyo na lang. At dito nga mga lods, sisulitin nyo lang po yung scallop design hanggang makarating po kayo sa kabilang dulo ng inyong table, mga idol. Bali yan na siya mga lods, yan nakita nyo. Yan. Check nyo na lang kung pantay, kagaya nito medyo mababa siya, medyo mataas siya, pwede kayo mag-adjust doon. Check nyo na lang kung pantay. Tapos kung sa tingin nyo mga lods na matatanggal yung pagkakalagay nyo ng pin, pwede nyo siyang doblehin. Kagaya nito, halimbawa yan. Nabawa, sa tingin nyo matatanggal, pwede kayong kumuha pa ng isang pin. Tusukin nyo sama yung top cloth. Tapos, ilalak nyo lang ulit siya palabas. Para hindi na siya matatanggal. Ito na siya mga lods yan. Ito na yung pinaka-scallop design natin. Yan. Simple lang. Papunta doon sa may gilid. Yan. After nyan, maglalagay naman tayo ng pinaka-flower pole design dito sa may gitna, mga idol. Bale, ito nga dito mga lods, ito yung klase ng cloth na ilalagay natin. Kung familiar kayo dito, nakalimutan ko na yung tawag, yung manipis. Yan, kalimitan binabalot din to sa upuan, pero ikakabit natin siya rito para may iba siyang kulay. Fold down natin siyang ganito. Yan. Para kung paano tayo nagagawa ng flower pole design. Tapos natali lang natin siya ng tie wire. Try nyo matali ng tie wire mga lods. Hold ulit. Hold. Tapos hold ulit kayo dito. Eto, tataliin nyo ulit siya ng tie wire. Ito yung wire natin. Manipis lang tong wire na to, nabibili to sa hardware. Parang 20 pesos lang siya per, tawag dito, per roll, mga idol. Gagawa lang tayo ng tatlong ganito. At least, yung taas niya nasa 6 inches, mga idol. Tapos etong sobra mga idol, yung makikita nyo yan, igigitna nyo lang to ng konti. Igitna lang natin. Yan. Tapos tatali na natin siya ng tie wire ng buo. Magkakasama na silang tatlo, tatali natin. Yan. Tapos yung sobrang tie wire nyo, putulin nyo na lang. Ito, putulin natin. After nyo maputol, lalagay natin siya dito sa gitna na ito mga lods. At dito nga mga lods, itinali ko lang siya ng tie wire sa pinaka-thumbtacks. Pero kung nahirapan kayo at plastic yung table nyo, pwede nyo siyang lagyan ng pin para hindi na kayo maglagay pa ng tie wire at saka thumbtacks. Tapos dito, hatakan nyo lang yung pinaka-pleats para magkaroon siya ng crumpled na design mga idol. Yan yan lang, hatakan nyo lang siya ng ganyan. Pati itong kabila. Dito rin sa kabila. Yan. Tapos ito, ito yung nasa gitna kanina, yung tira. Yan, ito na yung pinaka-design niya mga idol. Ito na siya mga lods, yan. Dito hahatak-hatakin nyo lang siya parang guguluhin nyo lang ba. Tapos maglalagay din tayo sa bawat kanto mga idol para uniform siya, para mas magandang tingnan.
At dito nga mga lods, isuulitin nyo lang po yung ginawa nyo sa flower pole design. Gagawa lang po ulit kayo ng dalawa pang design ng flower pole para ilagay sa pagkabilang kanto. Ito naman mga lods, halimbawa yung table nyo is plastic, syempre hindi kayo makapaglagay ng thumbtacks. Pwede nyo na lang siyang ipin, halimbawa na buhon nyo na siya, i-crumpled nyo na siya, or hatakin nyo na yung pleats tapos ipipin lang natin dito. Ganon din yung resulta niyan, parehas lang din na nasa kanto. Tapos ito, hahatak-hatakin nyo lang ulit para maayos nyo. Kung sa tingin nyo malalaglag, pwede nyo doblehin yung pin o triplehin. Depende sa inyo kung para kung sa kayo mo sure na hindi siya malalaglag. At bali ito na siya mga lods yan. Naglagay lang tayo ng flower pole design, tapos scallop design, tapos yung flower pole design din natin dito sa may gilid, scallop design. Tapos runner na pleats lang yung pinakailalim natin. Simpleng design lang to mga lods, kaya lang medyo hindi siya okay tingnan kasi nga medyo lukot yung kulot natin, pagpasensyahan nyo na. Tapos kagaya na sabi ko mga lods, dito nga is pwede kayo maglagay ng pin kung plastic yung table nyo. Yan. Tapos para ma-level up, pwede kayo maglagay ng artificial na green plant pa sa pinaka gitna ng flower pole design. Maglalagay tayo para meron kayong idea. At yan na siya bali mga lods yan. Dito hindi na ako naglagay. Pinakita ko lang sa inyo yung sample kung gusto niyo maglagay ng green plant. Mas maganda yung green plant na ilalagay nyo rito mga lods is yung mas malalaki na parang patutulis mga idol. Mas maganda kasi yung gano'n, yung patulis kaysa sa ganito. Ito isang example lang pero hindi pa talaga sana yan yung pinaka magandang green plant na ilalagay niyo mga idol. Bali, ito na nga mga lods yung ating scallop design na nilagyan po natin ng flower pole design. Yung pinaka-cloth po pala na ginamit natin para sa flower pole design, yan po ay tulip na fabric mga lods. Kung gusto nyo i-check sa Shopee, medyo mahal din po yata per yards yan mga idol. Nasa 35 to 40 yata po per yards mga lods. Sana nakuha nyo. Comment down below na po kung may concern. At huwag nyo na makalimutang i-share ang mga videos natin. At follow for more. Maraming salamat.